Ang mga santo sa aking listahan ay ang mga kinikilalang santo ng simbahang Katoliko. Sila rin ay nasa aking listahan dahil tila nakamamangha na kahit sa tagal ng panahon mula nang sila ay pumanaw ay hindi nasira ang mga katawan ng mga ito. Samahan niyo ako upang ating talakayin ang sampu sa mga santong Katolikong maaari pa nating masilayan. Number 10, si St. John Vianney. Ang santong si St. John o kilala rin sa katawagang Jean-Marie Vianney ay isang paring Frances ng ika-labingsyam na siglo. Kilala siya sa kanyang pagmamahal sa kanyang tungkulin. Siya ay pumanaw noong ika-apat ng Agosto taong 1859. Ngunit ng kanilang hukay ng katawan nito, matapos ang higit 40 taon pagkakalibing, sila ay namangha nang ang katawan nito ay hindi na agnas. Idiniklarang santo ni Pope Pius XI taong 1925. Number 9, si St. John Catherine Labor. Kilala ang santang si Catherine dahil sa revelasyon nito ng milagrosong medalyon. Ang medalyong ito di umano ay magbibigay ng awa at pagpapala sa kung sino man ang magsusuot. Kilalang malapit ito sa santong si Vincent de Paul. Napakaraming beses na nagpakita di umano sa kanya ang santong ito sa kanyang buong buhay. Siya ay pumanaw ng 31 ng Disyembre 1876 sa edad na 70. Nang kanilang hukay ng katawan ng santa taong 1933 ay kanilang ikinagulat na ang katawan nito ay ni hindi na agnas, maging ang balat nito ay tila malambot pa. Number 8, St. Clare of Assisi. Ang santang si Clare o kilala rin sa katawagang Chiara ay isa sa nagtatag ng Poor Clares, isang samahan ng mga monastic kagaya ng santong si St. Francis of Assisi. Tinalikuran niya rin ang yaman at lahat ng makamundong pangangailangan upang magsilbi sa Panginoon. Ipinanganak ng 16 ng Hulyo taong 1194 at pumanaw ng 11 ng Agosto taong 1253 sa edad na 59. Ang kanyang katawan ay hinukay taong 1850 matapos ang 600 taon. Kahit ang kanyang katawan ay kinuha ng lupa, ang kanyang mga buto ay perpekto pa rin ang kondisyon. Ang katawan ng santang ito ay makikita sa Assisi. Number 7, ang santong si Vivian de Paul. Ipinanganak ng 24 ng Abril taong 1581. Ang paring Pranses na ito ay nanilbihan sa simbahan. Siya ay hinuli at inalipin, ngunit kalaunan ay pinalaya rin. Inialay nito ang buong buhay upang pagsilbihan ng mga mahihirap nitong kababayan. Siya ay pumanaw ng 27 ng Setyembre taong 1660 sa edad na 79. Siya ay hinukay 53 taon matapos ng siya ay maihimlay. Ang kanyang katawan noon ay maayos pa ang lagay. Ngunit ito ay nasira dahil na rin sa paghuhukay. Ngunit malaki pa rin ang porsyento ng kanyang katawan. Maging ang mga buto nito, lalo na ang mismong puso, ay nasa halos perpektong kondisyon. Number 6, St. Francis Xavier Cabrini. Madalas tawaging bilang Mother Cabrini, siya ay iilan sa mga Amerikanong santo. Pinanganak sa Italia ang santang ito at may pusong misyonaryo. Kaya naman, kanyang itinatag ang samahan ng Missionary Sister of Sacred Heart. Ipinanganak ng 15 ng Hulyo taong 1850 at pumanaw ng 22 ng Disyembre taong 1917 sa edad na 67. Nang kanilang hukayin ang kanyang katawan ng taong 1931, gaya ng mga santo sa aking listahan, ang kanyang katawan ay napreserba. Mula nang siya ay himlay, ang kanyang katawan ay makikita sa siyudad ng New York sa bansang Amerika. Number 5, St. Bernadette Sobrius. Ang santang si Bernadette ay kilala dahil sa aparisyon sa Lourdes sa bansang France nang siya ay 14 gulang pa lamang at sinabing siya ay ang Immaculada Concepcion. Di umano ay pinahukay nito sa batang si Bernadette ang bukal ng tubig na magpasa hanggang ngayon ay pinupuntahan pa rin ng mga deboto na nanggaling pa sa buong mundo. Ipinanganak ng 7 ng Enero taong 1844 at pumanaw sa edad na 35 ng 16 ng Abril taong 1879. Nang kanilang hukay ng katawan nito ng taong 1909, ni hindi man lang nagalaw ang katawan nito, halos perpekto ang pagkakapreserba ng buong katawan ng santang ito. Number 4, Santa Zita. Ang santang si Zita ay nabuhay ng 13 siglo bilang isang tagapagsilbi o alipin. At kahit na siya ay pinagmamalupitan, siya ay namuhay pa rin sa kapayapaan, pagiging mababa ang loob at pananampalataya. Madalas niyang ipamigay ang kanyang pagkain, paminsan pa ay kahit pagkain ng kanyang amo sa mga mahihirap. At nang ito ay matuklasan ng pamilya na kanyang pinagsisilbihan, sila ay pumunta sa kusina, kanilang nakita na mga ang Heldi umano ay ang naghuhurno o nagbibake ng tinapay para sa santa. Ipinanganak ng taong 1212 sa bansang Italia at pumanaw ng
27 ng Abril taong 1272 sa edad na 60. Kanilang hinukay ang kanyang katawan taong 1580 at kahit pa ang ilang bahagi ng laman nito ay tila naagnas na para sa isang katawan na halos 800 taon na mula nang ito ay pumanaw, masasabi pa rin maayos ang lagay nito. Number 3, St. John Bosco. Ang santong si John Bosco ay kilala rin sa katawagang Don Bosco. Ito ay paring nagtatag ng samahan ng Salesian of Don Bosco. Ang samahang ito ay nakatuon sa kabataan, partikular sa mga napapariwara upang akayin sila pabalik sa matuwid na landas. Ipinanganak ng 16 ng Agosto taong 1815 at pumanaw sa edad na 72 ng 31 ng Enero taong 1888. Nang kanilang hukay ng katawan nito ng taong 1929, ang katawan nito ay tila hindi man lang nagalaw ng kamatayan. Number 2, St. Sylvan. Walang masyadong nalaman patungkol sa santong ito, marahil dahil si St. Sylvan ay nabuhay ng ika-apat na siglo, maliban sa siya ay isang martir na pinaslang dahil sa kanyang pananampalataya. Tinatayang siya ay pinaslang sa kalagitnaan ng ika-300 AD hanggang sa ika-350 AD. Nang kanilang hukay ng kanyang katawan, ay maayos pa rin ang lagay nito. Sa katunayan, ay kita pa rin ang malaking sugat o marka sa leeg nito, isang patunay kung paano ito nagsakripisyo para sa kanyang pananalig. Ang kanyang katawan ay makikitang nakadisplay sa Croatia 17 siglo makalipas mula nang ito ay pumanaw. Number 1, St. Catherine of Bologna. Ang santang si Catherine ay nakaranas di umano ng pagpapakita o aparisyon ng Diyos at maging ni Satanas, pinili ng santang itong namamuhay ng payak at sa pananampalataya. Ipinanganak ng 8 ng Setyembre taong 1413 sa bansang Italia at pumanaw sa edad na 49 ng 19 ng Marso taong 1463. Siya ay inilibing ng walang kabaong. Ngunit dahil di umano sa milagrosong mabangong amoy na nanggagaling sa libingan nito, matapos lamang ang 18 araw magmula nang ito ay mailibing, ay hinukay nila itong muli at kanilang nakita na ang katawan nito ay nasa perpektong estado. Idiniklara bilang isang santo taong 1712 ng Santo Papa noon na si Clement VII. Ang mga santong ito na nasa aking listahan ay ang mga santong idiniklara ng simbahang Katoliko. Lahat po tayo ay may kanya-kanyang paniniwala, pananampalataya at pananaw tungkol sa mga ganitong bagay. Lahat po tayo ay may karapatan dito. Marapat po na ating galangin ang ating pagkakaiba-iba, maging sa paniniwala man o sa kaugalian. At yan ang 10 santong Katolikong maaari pa nating masilayan. Maraming salamat sa inyong panonood. Huwag kalimutang mag-like, mag-share, at mag-subscribe. Huwag rin kalimutang i-click ang kampana sa gilid ng subscribe button para hindi mahuli sa mga susunod pang video. Maraming salamat at peace out!